sind diese, der hat mir letztes Jahr das auch dann, oder? Nein. Oder hey, und das machst du auch, das haben wir nicht gelernt. Oder hier. Das ist mein Café oder hier. كل 10 كيلو وقفه. Hello guys. Sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. Welcome po ulit sa ating Mumunting channel. So dito po guys, okay, samahan nyo kami dahil pupunta po tayo sa bundok. The program for today is that papunta po kami sa bundok. The whole family will go to the mountain. Ayan po, bali dalawang sasakyan kami. So dito po, ipapakita ko sa inyo yung madadaanan natin papunta sa bundok. Today po is araw po ng election dito sa Lebanon. So halikayo, samahan nyo kami, and at the same time ipapakita ko yung mga nadadaanan namin. Yan po, isang baryo po yan nadaanan namin. May mga tao na bumoboto na yata sila. Okay, dito naman po papunta sa village ni Habi. So habang tayo'y naglalakbay mga kalalabs, habang tayo'y papalayo, is that kukunti na yung nakikita nating mga kabahayan. So patuloy tayo sa paglalakbay. So sana'y mag-enjoy kayo sa aking ipinapakita mga kalalabs. May mga videos din ako last time nung winter na itong kapaligiran na ito na nakikita nyo is that puno po ng snow. Dahil po ngayon ay nag-change weather na, spring na, and in a few months magiging summer na. So ayan, namumukadkad na yung kapaligiran, nagiging green na. Maganda ang panahon. So yan po ang makikita papunta sa village ni Habi. So the plan is guys, bago kami pumunta doon sa bundok, is that meron kaming madadaan ng isang cementerio. So ipapasyal ko kayo doon. Bali bibisitahin namin ang puntod ng aking mga biyanan. Ganyan palagi pag pumunta kami sa bundok, dumadaan at dumadaan kami sa mga puntod ng aking mga biyanan para magdasal ng konti. So guys, nandito na kami sa bundok. So dumaan muna kami dito sa cementerio. So halikayo, tignan natin mga kalalabs. Itsura ko pagod. As you can see guys, dito sa may harapan, I'm coming. So yan, yun yung mga sasakyan namin ang dumi dahil umulan ng sand, umulan ng alikabok. So as you can see guys, dito nandun na yung mga kasama ko. Cementerio po ito. So as I always show you guys na pag pumupunta kami dito sa bundok, is that dumadaan kami sa cementerio. So hanggang dito na lang. Oh my, naiwan na ako. Wait for me. So ayan guys, diyan po ang puntod ng aking mga biyanan. Sama-sama po kaming nagdadasal, pinagdadasal ang kanilang kaluluwa. So I'm pretty sure pag ako'y namatay din, ganyan din ang gagawin ng aking mga anak. Kung ano ang nakikita ng mga anak na ginagawa ng magulang, is that gagawin din ng mga anak. So I'm pretty sure ulit, English yun ah, na pag ako'y namatay, bibisita at bibisita ang aking mga anak. Dahil ganyan po ang kaugalingan namin. Kahit patay na sila, bumibisita at bumibisita pa rin kami sa kanila. So ayan po, naandyan po ang buong pamilya.
So dito naman po guys, pagkatapos namin dumaan sa cementerio, okay, nandito na kami sa may kabahayan. Dumaan kami sa isang kamag-anak ng aking biyanang babae, mga pinsan nila Habi. Bali isang restaurant ito. Narinig namin kasi na nagpatayo sila ng restaurant, kaya yan dumaan kami. Magpipinsan po yan sa side ng mother-in-law ko. So ganyan po, halikan, kumustahan, mga ganun. Ako'y wala dyan dahil nauna na akong humalik, yumakap, at ako'y nagbe-video na. So maganda yung pinatayo nilang restaurant. Tapos ang balak namin guys is that butuhan ngayon, magbubuto muna kami tapos babalik kami dito para magkain. So ayan po. And then ako'y pumuslit sa labas guys, dahil nakita kong maganda ang view sa labas. Ayan, nagkukumustahan yung magpipinsan. Okay, pupuslit tayo sa labas, dali, dahil mga chismosa ang mga yan, bla 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 ang ginagawa. So ako naman unti-unting lumabas guys. Pero dito, kuhanan muna natin si Daddy dahil meron siyang kachismisan, trabaho. Kahit nasa labas kami, nakikipag-deal sa mga trabaho. Ayan si Lola. Okay. Chumachamba si Lola para gumala doon sa may ano, silong ng silong ng kahoy doon. So ayan. Ayan, nakahanap ng pwesto si Lola. Ayan po guys, para ma-share ko sa inyo. Sa may likuran, yun po yung restaurant at saka sa taas ang bahay nila. And then, nandyan si Jessie at saka yung kaibigan niya si Shirley. Okay, ikot-ikot. Ingat Lola, baka matisod ka dyan. Ito naman po, dumaan kami sa isang kamag-anak din mga kalalabs. Tapos dito, yun yung mga iboboto. Tapos ito, dito guys, is that kumakatok yung hipag ko dun sa isa niyang pinsan para paalis na kami para bumoto guys. Ayan. Dito naman po, okay, naandito na po kami sa may eskwelahan. Ang sistema po dito ng pagboboto is that yung mga lalaki nakahiwalay, tapos yung mga babae nakahiwalay. Yan po, siksikan. At habang ako'y nag-aantay ng aking turno, nag-offer sila ng kape at nag-offer sila ng sandwich. So, grinab ko yung sandwich, libre. Okay, dito naman po, dito sa may harapan ng eskwelahan. Habang nagsisiksikan ang mga tao, kumukuha naman ako ng video. Okay, dito tapos na po kami guys. Papunta na kami dun sa restaurant para kumain dahil tumatawag na sila. Nagkakainan na sila. So, chance ko para kumuha ng ilang video habang kami naglalakad papunta doon sa restaurant. Yan po ang view na madadaanan. Yan po ang itsura ng mga kabahayan dito sa bundok. Tapos dito naman po guys, meron tayong makikitang malaking simbahan dyan.
Pag nakikita ko ito, naaalala ko ang aking biyanang babae dahil noon, alas 5, alas 6 ng umaga kami naglalakad papunta dyan. Nag-holding hands kami ng biyanang kong babae para pumunta dito. Araw-araw noon, yan po yung simbahan nila dito. At saka masabi ko lang, maikwento ko lang sa inyo mga kalalabs na karamihan po sa inyo siguro, ang pagkakaalam, ang Lebanon ay Muslim country. Pero dito po, 50% ng mga population ng mga tao dito ay mga Katoliko. At nasabi ko na rin sa inyo na ang family ng mister ko ay Maronite Catholic. So, tuloy po tayo sa paglalakad papunta dun sa restaurant. Nag-umpisa na daw silang kumain. So ayan po, may mga karatula dyan ng mga botante, ng mga iboboto. Hello po, good morning po. Ayan ang patunay na talagang good morning. So kagigising po natin. Okay, maidugtong ko lang. Sana nagustuhan nyo yung ganap kahapon. At yun, pagkatapos nga po pala naming bumoto, tapos bumaba na kami papunta dun sa restaurant. Okay, hindi na nakapag-antay na, hindi na nila kami naantay na kumain with them. Nauna na yung mga bata, pero kami pagdating namin is that nagkape lang kami dahil nga binanatan ko ng dalawang sandwich doon sa espilahan. Chicken sandwich po. Siyempre abubuto tayo, di kakain muna, di ho ba? So, padulas kumbaga, padulas. Tapos yun ang nangyari, pero on the way papunta dun sa restaurant ng mga kalalabs, hindi na ako nakakuha ng video. May mga nakasalubong kaming mga pinsan ni Hipag, nakipagkwentuhan, ganito ganyan. Tapos yun nga, pagdating namin dun sa restaurant, nakakain na ang mga bata. Pero kami naman hindi na kumain dahil nga busog kami. Nagkape lang kami, bla 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 dito, bla 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 doon, hanggang sa medyo dumilim na yun, nagsiuwian na kami, umuwi na kami. At siya nga pala, hindi ko na ipinakita yung bahay dun sa bundok guys, dahil gusto kong maging suspense. At saka may mga ibang vlog ako na naipakita ko na sa inyo yung ipinaparenovate na bahay doon na titirhan namin. After a month, after 2 months, pagkatapos ng school ng mga bata. So, sadya akong hindi binidyohan na yung mumunting bahay nila Habi doon. Natitirhan namin pa pumunta kami sa bundok dahil gagawa tayo ng vlog, of course, pag nasa bundok na tayo. Anyway, sa mga old subscribers ko, mga dating subscribers ko, alam niyo na yung mumunting bahay, family house ni Mister. So, ayun, makikita niyo po in a month or two. Dahil doon po tayo titira, magtatanim ng ampalaya, kamatis, tapos lalakad na nakapaapa, makipaghabulan sa aso, mga ganun ba. So, ayun. So, yun po ang ganap mga kalalabs na nangyari sa kabundukan. So, sana'y nagustuhan nyo ang mga video yung isinare ko sa inyo. At, yun, maghilamos muna tayo. Hindi pa ako nakapagmumog mga kalalabs. So, ayun, kita tayo ulit sa susunod na ganap.